lang, paling nga lang yung ice cream na binigay sa akin. Konting panit na lang. Pwede ba isama sa vlog? Tignan nyo, ang ganda. Ang ganda talaga. Kahit 50,000 subs. Dito pala madaming bilihan. Pwede nyo ako i-follow. Tapos okay. TikTok. Hello guys! I'm back again with another video. At guys, ngayong araw, pupunta na tayo sa Mount Fuji! At ngayon, andito na tayo sa ating mismong lugar. Papunta dun sa ating train station, which is a Shinkansen station. Dahil, ang meet-up point guys, is sa Tokyo Station. Okay, you heard it right. Ako po ay hindi magdi-DIY papunta sa mismong Mount Fuji. Dahil, una is gusto ko hindi magdi-DIY papunta dun sa Mount Fuji. Kasi una, ayoko na para magkakaligaw-ligaw na muna ako. Pangalawa is gusto kong ma-experience muna yung nakaupo lang ako tapos maglilibot. Kasi guys, over the past few days, puro DIY ang ginawa ko. Kaya medyo napagod na rin ako ng slide. Kaya ngayon, nag-book ako ng tour kay Klook. So, yung link nasa ibaba if ever kung gusto nyo mag-book. And guys, yung binook ko na tour is wala siyang kasamang shopping outlet. Kasi usually, pag kami kasama shopping outlet, medyo nababawasan yung oras sa mga ibang mga tourist attractions. So ako, ngayon ang binuko, walang kasamang shopping outlet. May nalamig. Namig. So yun guys, if ever kung gusto nyo at interesado kayo, click the link below para magbook kayo ng same tour like me. And you can use my code PaulIvan5off para magkaroon kayo ng extra 5% of discount sa lahat ng abilities sa Klook. Mapa hotels, tours, and activities, okay? Let's go na sa Tokyo Station. So dito na ako, iniintay ko na lang yung train. So guys, natutuwa ako kasi habang nagre-research ako ng Mount Fuji tour, ang dami kasing mga Mount Fuji tour, like ang dami talaga. Pagka nagtingin kayo sa Klook, may mga iba doon talaga na may shopping outlet, may mga iba na hindi. Tapos yung mga gusto kong puntahan kasama dito sa tour na to. At ang maganda dito, may nang meet up, may maghahatid na sa inyo doon sa mismong mga area na yon. Tapos may magbabalik na naman sa inyo dito sa mismong Tokyo Station, I mean Tokyo area. Pwede kasing ang pick up is sa Tokyo Station, pwedeng ang pick up na isa is sa Shinjuku Station, which is mas malapit sa kanyang Tokyo Station, kaya yun yung pinili ko. Pero kayo, if ever, pwede naman kayo mag-Shinjuku. Pero itong napakita ko sa inyo ngayon is Tokyo Station pick-up, okay? Ito nga pala ang ating suot ngayon. Ayan. Naka-coat tayo. Okay, malot-balot tayo ngayon. Itong damit na to, may heat tech pa ako sa loob kasi feeling ko nga mainit. I mean, feeling ko talaga malamig na malamig doon sa mismo area. Finally, after a few minutes, nandito na tayo mismo sa Tokyo Station Bus Terminal Tokyo Yaesu. So guys, if ever kapag ka pupunta kayo dito, is yung meet-up point dito. At i-search nyo lang sa Google Maps itong pangalan na to. Ayan, nilalagay ko dito sa screen. Para makapunta kayo dito on time. So 7:45 yung meet-up. Then kailangan on time guys ha. Kapag hindi kasi on time, hindi, may iiwan kayo. So ito, let's go! Okay, so dito tayo sa bus terminal Tokyo Yaesu. So bababa tayo sa B2. Dito, oh. According sa ating Klook application, gate 13 tayo. Yan yung gate 13 here. Yan, so sa B2, ito yung makikita nyo, oh. Ayan, number 13. Kung mababasahin nyo doon, 8 o'clock nakalagay dyan. Ontabi Mount Fuji Group Tour. Group bus. Ayun na ata guys, yung bus namin. Ayun na. Merong sumundo sa amin. Pinakita ko lang itong aking Klook voucher. Ayan, hanapin niya lang si ate. Or kung lalaki mapunta sa inyo, may watawat na ganyan. Ayun guys, yung bus namin. Hindi pala yung kanina. Goryeo bus. Laki, no? Let's go. Ang mga sabay natin, pati pang lahi. Wala tayong kasama ng Pilipino. Mahina lang boses ko kasi. Hindi ba dito, bawal malakas ang boses. So, let's go. Mga na muna itong binili ko. Yung ito na mayonnaise na panagiri. So for this tour, so we are going to see the Mountain Fuji. Yeah, Mountain Fuji, and then it takes around 1.5 hour to 1 hour and 45. Ayun guys, maganda ang nag-free wifi yung bus. Diba? Pwede kayo mag-Facebook, TikTok, Instagram. Tapos na lang sa free kinagat. Okay, so for the itinerary, so for today's tour, so we are going to Yamanashi Prefecture, and then there are total 4 stops today. 4 stops, Kawakuchi Ko. Yeah, so it's the second last 1 hour na yung nakalipas at nakatulog na ito. Nagigising ko lang. Hindi ko alam kung nakikita sa camera. Ba't ayun na si Mount Fuji? Ayun na siya. Kakatuwa naman. Kakatuwa naman. Yeah.
sana matulog mo. Kasi wala ka naman sa mismo lugar. Kaya lang, baka maganda kasi yung nagiging view sa taas, sa window. Kaya kailangan kong videohan. Diba, sayang din. So, ayan, tinignan ko sa map. Ito, ayan yung place kung nasaan yung hotel ko. Tapos, dito na tayo ngayon, guys. At ayan yung Mount Fuji. We're so near. Yay! Okay, andito na tayo sa ating first stop, ang Kawaguchi ko. Ayun yung Kawaguchi ko, guys. Yung ibig sabihin ng Kawaguchi ko is yung Kohdon Lake. Kawaguchi yung area, Kawaguchi ko ibig sabihin Kawaguchi ko Lake, okay? So ayan. Ito actually mga famous na mga halaman dito. Ayun oh. Ito yung mga famous diyan. Ayun yung mismong lake. And ayan, as you can see, ayun yung Mount Fuji. Ba tayo dito magpicture tayo. Ayan, ito yung sikat din na picture na may mga halaman. Ayan guys, as you can see, andito na tayo sa Fuji area. Ayan yung Kawaguchi ko. At ayan yung makikita nyo. Ito actually yung mismo famous spot dito na meron dyan mga nagpipicture. Tapos tumatayo lang dito yung mga tao. So ngayon nagpipicture ako dito. Okay, ngayon ikutin na natin since tapos na tayo magpicture. Meron dito yung shop guys. Ito ang sikat na sikat na ice cream na kung saan kakainin natin ngayon. Ayan o, look. Patuwa. Ngayon, kumain tayo. Meron silang ice cream dito. Ay, kala ko matcha. Anong matcha? If ever kung ganyan, try ko kayo cherry blossom. Masarap kaya. Sabi ng tour guide kasi namin, kung bibili daw na ice cream dito daw sa loob. And, ang dami nga pwedeng bilhan dito. Ah, sa first stop nitong tour na to. Meron mga hunky. Ayan, 660 yen. Ayan yung mga mabibili. Check nyo na lang. Doon daw yung ice cream side on. So, let's go. Ah, 500 yen lahat. So, ang ano kaya ang ating itatry? Siguro cherry blossom. Ah, sakura. Okay, sakura. Number 10 tayo. Ah, hindi. Mix tayo ng lavender saka sakura para kakaiba. Usually talaga kapag ganyan ang binibili ko talaga, ano, matcha. Pero ngayon, iba naman yung binibili ko para mix of both unique flavors. Ayun, natigyan nyo. May cremilla din sila dito. Yung cremilla, natikman ko yun sa Osaka. Masarap yan, guys. Tapos yung mismong cone niya, kakaiba. Tapos talagang creamy. Word itself, creamy. But for now, dito na muna tayo sa mga kakaibang flavors. Ayun o, nagbebenta din sila dito ng mga ano, ng mga peach, drink, grape, kiwi. Number 11 ang pipili natin. Hi, one lavender and sakura. Number 11. Oh, thank you, so fast. Meron na tayong pa ice cream sa Mount Fuji. Grabe. Nga lang, paling nga lang yung ice cream na binigay sa akin. Diyos ko Lord. Bumalik na tayo dun sa mismong bus kasi 10:40 yung usapan. And malapit na yung time para hindi tayo maiwan. Uy, ang sarap! Ay, oh, eh. Ang sarap talaga. Sarap. Yung lasa niya, may pagka-grapes. Pero hindi grapes eh. Kakaiba, may aroma. Hindi ko sure kung yung nalalasahan ko yung violet or yung sakura. At ang maganda dito, hindi nalulusaw. Sa Pilipinas, malulusaw yan, di ba? Worth it, guys. If ever, bumili kayo nito. Sarap. Number 11. Dito sa souvenir shop na to, sakura and lavender flavor. Grabe dito, no? Ang lamig-lamig na. Ice cream pa din yung pagkain. Mas masarap. Tignan niyo yung paligid na Mount Fuji. Hindi kasi ako nakakapanood ng mga ibang vlogs. Bundok-bundok. Literal na bundok-bundok. Literal na laid back. Okay, so ngayon, papunta kami dito sa Arakuyama Schengen Park. Schengen pala. Ayan. Let's go. Sinusan ng tour guide namin. So, maliit daw kasi yung daanan doon. Kaya, hindi pwedeng pati yung sasakyan dalhin doon mismo sa park. Kaya ngayon, naghalakad kami. So, if ever, kung iniisip nyo kung ano yung sinasabi ko na Schengen Park. Ayan, yan yung park na yun. Katabi lang siya ng train station.
Ayan. May pilihan na ice cream dito kung gusto niyo. Maganda, matcha na siya. Yun. Si Mount Fuji. Kahaba pala nalalakarin. Buti na lang kahit papano malamig. Tingnan nyo, dumadaan na kami sa mga parang private areas o residences. Sa mga dadaan ng mga bridge. At mga river. Ito na. Ayan. Kasi simula na yung mga steps. Simula na natin ang paglalakad. Ayan, gusto ko lang sa inyo explain. So ito yun, no? Ayan, Ara Kuyama Sengen Park Area Guide Map. Saan ba tayo ngayon? Ito pa lang tayo. Ayan, as you can see, ayan pa lang tayo, ah. Ayan. Then, papanik pang ganyan and whatsoever. Tapos, dito tayo pupunta. Diba, ito kasi yung famous spot. Yan yung famous spot. So, let's go. Simula na natin. Ang daming steps. Nakalagay, best time to see cherry blossoms. Mid-April. Ayan, kung magpupunta kayo na mid-April, dito sa area na to, puro cherry blossoms. Ayan, simulan na natin ang pagpanik. Nagubad na ako guys ng trench coat. Ang init kasi. Initan ako. Nakaano pa ako. Naka-heattech pa ako sa loob. Sa panas ko may heattech pa. Hindi ko naman alam na kala ko malamig dito kasi inisip ko bundok. Itsura sa likod oh. Yan. Wrong choice of outfit. Pang snow lang to. Dito sa gitna makakita kayo ng mga bilihan ng mga food. Mount Fuji. E ganyan naman. Nakalagay, please beware, there is a bear in the area. Wow. 398 steps. Steps ba yun o meters? 398 steps starts now. Nakasampung step pa lang ata ako, pero feeling ko para nakaka-300 na ako. And, wala pa tayo sa taas, pero dami na din na ating napapanik. Guys, ang dami pa. Oh my God! Ang goal ko ngayon, makasalubong yung mga ibang Pilipino. Tapos tatanungin ko, Ate Kuya, malayo pa ba? Ilang steps pa? Kailangan mo na validation na malapit na. Tay, paangkas naman dyan oh. Sana all. May sasakyan. Mas malapit na. Ayun na, nakikita ko na. Let's go. Alam nyo, ano lang naman, unsolicited advice lang naman po. Sa namamahala dito sa Mount Fuji area na to. Pwede kayo dito magpaano ng shuttle. Yung parang sa Garina Farm, sa Iloilo. May ganun. Yung farm dun sa baba. Tapos papanik dito sa taas. Kahit 1,000 yen, madaming kukuha nun. God, thank you Lord. Nandito na tayo. Yan. Sa itsura nun. Ah, doon sa taas nagpipicture. Papanik pa. Ayan, nasa likod ko. Churiyot, churiyeto, pagoda. Yan yun. Ito yung mga famous shot dyan. Let's go. Yan. Konting panik na lang. Daming tao dun oh. Parang hindi na ako makapagpicture. Dito na lang ako. Pero maganda din. Kasi ano siya, elevated pagka dire-diretso dun sa taas. Sipin nyo guys, andun tayo sa ibaba. Nakapag-hiking tayo, papunta dito. And, finally, nagka-picture din. Ayan guys, so nakapag-picture ako dito. May nakita kang Pilipino. Thank you Lord. Ayan. Okay, bababa na ako. Ayan, let's go. Ayan, Mount Fuji. Akala ko nag-i-snow dito guys. So, init-init ako sa suot ko. Alam nyo, nakakita ako dito ng fellow Filipino. From Tarlac siya. Hello! Hello! Pwede ba isama sa vlog? Sure! Ayan. Ako umakyat sa hagdan. Pero ngayon, meron dito na ako sa pa... Oo! Napagod ako ng ano super... Ano ba Ivan! Bianca. Hello, Bianca! Ayan. Buti na lang, na-meet ka si Bianca. Kundi, wala akong picture-picture dito. Ayan. Oh, so ayan guys, yung kasama ko. So, nag-uusap kami na nakikiramdam ako kung Filipino siya. Kasi diba kapag kakunyari, nagta-travel ka, tapos meron kang makikita, kahit mukha pa lang, hindi mo pa naririnig. Parang lukso ng dugo, ang Filipino, na nakaramdam ko. Sabi ko, Filipino ba to? Wait. Lalapit ako, kapicture ako. Tapos sabi ko, at anong parang may naramdaman ako sa yung parang po ba? O, ay parang meron kang sabing timdig na ano eh. Ako yun na ano, yung sa tono ng English mo. Tapos sabi ko, can you take a picture? Sabi ko, parang tono ko rin yung pinagpapapicture ako. Tono ng English. So, ibig sabihin, guys, meron tayo Filipino accent. Meron talaga. Oh, just ko Lord, hindi tayo konyo. Maganda ang English natin, pero meron talaga ang ano, kaya di ba sabi ko, sige po. Oo. Parang ito, hindi ba ito yung Torrey Gate? Piling ko yan. Ayan, ito pa isang shot. Pagkapababa kayo, itong Torrey Gate na to. Ayan guys, andito na kami ngayon sa station ako saan dito yung meet-up papunta dun sa mismong bus. At ayan, kasama ko pa rin ang akin na meet itong newfound friend ko na taga-Tarlac, si Bianca. Hello! Oh, meron siyang ano eh, meron siyang restaurant o cafe ba? Cafe. Cafe sa La Union, ini-invite ako. Dito. Biruin mo nga naman, ang bait talaga ni Lord. Magkakaroon tayo ng free coffee sa La Union. Joke! Yeah, pwede! Oh, it's not a problem naman. Masasabihan mo ako when you're going. No worries, I will. Kasi guys, diba, ang pinaplano ko yung 2024, isa sa mga plano ko kasi gumawa din ng La Union vlogs. Like yung madami, yung hotel, mga restaurants, mga bar. Alam mo na, madami doon, ganun. So, soon yan. Yan, bumibili siya. Magkano bili mo?
600 yen. Ayan, 600 yen if ever kung gusto niyo. I mean half size, oh, 350 yen lang. Okay, so iiwan na tayo ni Bianca, pupunta na siya sa ibang destination. So nice meeting bye, you. Nice meeting you. See you sa ano, La Union, nasa yeah, restaurant mo. Bye-bye. 'Di ba? Nakamit tayo ng isang Filipino here. Time kumaka-encounter ng Filipino na talagang naka-interact po dito. Buti na lang. Finally, finally. Guys, andito kami sa street ngayon kung saan famous na famous din siya sa social media. So, yung picture yung nagay ko dito. Ayan, ganyan yung mga picture dito. Ito yun, ah. Itong ito yun. Ayan. Itong street na to yun. Diba? Fortunately, wala yan sa itinerary natin. But I know naman na wala. Dahil binili ko itong tour na to. And hindi din naman makakapag-picture ng maayos dyan. Mabuti na lang is at least nakita ko siya in person. Yun ang mahalaga. Ang mahalaga lang naman dito for me is mismo yung pagod na pinuntahan natin, yung Lake Kawaguchi ko, tapos yung Oishiba. Okay, so andito na tayo sa ating third stop, which is dito sa Oshinohakai. So, isa to sa mga lugar dun sa itinerary na pinili kong tour. And as you can see, iikuti natin tong area na to. And at the same time, nasa likod natin, ay nasa gilid na side, yung mismo Mount Fuji. Ganyan naman, napakaganda, oh. Sapa ba yan? River? Or what? Ganyan, oh. Ang fresh ng water na yun, oh. Ang kinaganda dito is merong mga time na merong mga lake tayo makikita na, for example, yung isang lake dito, largest pond with sacred water among 8 ponds. Kasi madaming ponds. Tapos yung isa namang pond, lahat daw ng mga washed clothes na nilalagay doon is nag-disappear. Di ba? Ang galing. May mga story. So later, we figure out natin. Wow! Yan na. Okay, so ngayon ikuti na natin itong mismo Oshinohakai area, okay? So ayan, as you can see, ang ganda guys ang place na to. At talagang parang traditional Japanese vibe. And tignan nyo, napakadaming mga pagka... Ay, oh my God! Ngayon ko lang napagtanto, hindi pa pala ako nagbe-breakfast! Kaya pala pagka nakakita ko ng pagkain, parang takam na takam ako! Tignan nyo, oh, ang ganda! Ang ganda talaga, promise! Ayan, as you can see, oh, kitang-kita yung colors! Oh my God! Oh, ang gandang linaw. Ang lamig siguro. Alam nyo, ganyan yung mga gusto kong pinapaliguan. Kaya lang, for sure, hindi pwede dito yung ganyan. Pagka dinerecho nyo itong side na to, pupunta kayo dyan. Tapos doon, may souvenir area. Pero hindi muna tayo doon. Doon muna tayo sa ibang side. Tara, maghanap tayo na ating breaky. Yung vibe niya, parang ang nararamdaman. Kaya parang Chokiji. Chokiji Outer Market. Ganun. Yung tipo napakadami mga bilihan ng street food. But literal na street food lang guys. Wala man lang pakatsu doon, ganun. Meron dito mga potato and cheese something. Ano tawag dyan? Nakalimutan ko yung tawag dyan. Sa Korea yan kinakain eh. Tawag doon? Yung parang hotdog na merong tinapay sa labas. Parang ito naman ay mga ano na. Mga figurine stuff na. And may mga binibenta din dito ng mga pasalubong something guys. So, ayan. As you can see, parang paminta nga ito eh. Paminta ba ito? Blueberry. Bakit ganun kasi itsura? Ayan. Ay, okra. Oh, fried okra. Naglalaro siya sa 550 to 1,080 yan. Ano nyo? Mainit dito sa lugar na to kahit winter. Talagang mainit. Area, oh. Mga sarado. Parang matamla yung area na to. Ayan, order tayo ngayon. Ang order natin itong number one. Ang potato and cheese nila, 600 yen. Chicken and green. Order tayo ng number one. Tapos dito. Number two. Ayun na guys, yung order ko. Pero isa lang dyan ha, makakala niya aking tatlo na yan. So ayun guys, nakabili na ako ng aking food. So meron akong binili ng ganito, corn dog pala. Naalala ko na corn dog ang tawag. Tapos meron siyang potato, tapos yung mismong cheese sa loob. So ang price nito ay 600 yen. Then ito naman, 350 yen. Actually, liit na lang niya for 350. Pero since andito naman tayo sa Japan, parang understandable na yan. So total, ito 950 yen. So, yung 1,000 yen ko, may sukling 50, syempre. Okay, so ngayon, let's taste it. Mmm, tamis. Ay, makat. Nakagot ko yung yabi ko. Worth it naman pala yung 600 yen. Hindi siya ano, hindi siya lasang pancake. Kasi itong peach drink, pwede na, pero hindi ko siya like na like. Kaya if ever, kapag ka mag-umo kayo ng same tour sa akin, yung link nasa ibaba, and also you can use my code Paul Ivan Type of para magkaroon ng 5% off discount, at ito din yung same itinerary na pupuntahan niyo. Actually, hindi lang ako napag-vlog kanina, pero ang ganda ng pinuntahan namin doon sa May Pagoda. Ano kasi nakasama ko si Bianca, puro ako picture. Nagbidahan kami.
Parehas pala kami Region 3. Nice meeting you kung papanood mo to. Okay, so ngayon tapos na akong kumain. At ngayon ikutin naman natin tong village na to. Kahit medyo parang paikot-ikot lang tayo. Okay, sa side na to pwede ka pala bumili ng sweet potato. And so tara dito, bumaba tayo. Ang lamig naman dito. Okay, no, as you can see. Ano to? May pa 100 yen na ganyan. And tingnan nyo oh, nakakatuwa. Wow! Ngayon lang ako nakakita niya ng malapitan, like yung talagang magpapaikot is yung water. Tapos ayan oh. Tapos alam nyo ba, additional fun fact, kapag ka daw maghuhulog daw kayo ng coin sa mismong mga pond or lake dito sa Japan, is ang dapat daw na ihulog nyo is 50 yen. 50 yen o 500 yen or 100 yen? Ata, ang sinabi basta ang pinaka-sure ako 50 yen and 500 yen. Parang yun yung swerte sa kanila or something. Huwag na huwag daw maghuhulog ng 10 yen and whatsoever, okay? So if ever, ngayon, ang gagawin ko ngayon ay mag-i-wish ako dito. Kapag ka daw gusto nyo mag-wish. So ang i-wish ko, and ito, disclaimer, sabi nga pala ng mismong tour guide dito, kahit daw anong uri daw ng pag-i-wish, pwede mong gawin kahit daw ibang language. Pero naniniwala ako na kung mag-i-wish ka sa Japan, dapat Japanese. So, English na lang ang gagawin ko para kahit paano universal language. So, ang wish ko, sana po kahit 50k subs makuha ko this 2024. 50k lang po, Lord. Kay Lord pala nag-wish. So, ngayon, tara, kumuha na tayo ng 50 yen. Okay, so here's the 50 yen. Tulog na natin. Boing! Sana magkatotoo. Sana magkatotoo. Tulungan nyo ako guys. I-share nyo itong mga vlogs ko sa inyong family and friends. Ngayon, pumunta tayo doon sa souvenir shop bago tayo bumalik dun sa meetup point. Let's go. May mga isdang binibenta dito. Ah, bawal pala dumaan dyan. So, doon yung daanan. Ang luwang pala dito. Mayroon pa palang area dito. Ayan o. Oh. Ang laki ng area. Yan. Puro mga food stall. Dito pala madaming bilihan. Doon na akong kumain at nag-emote-emote. Doon sa Oishi Park, isa ito sa flavor ng ice cream eh. Fruit pala yon, shine muscat, muscat. Wow! Hi! Hindi pala nakating. Talaga hanggang ngayon, inaaral ko itong camera na ito kasi may time na binibidyohan ako tapos di pala doon nakatutok. Ayan, yung mga ibang pasalubong here. Ito, lagi ko rin ginagamit kapag ako'y kumakain. Tinataktak ko sa rice. Ayan yung mga iba pa dito binibenta. Oh, maganda pala sa side na to. Ito, ang mura naman nito dito. Ang mahalata ng bili ko sa Chokiji Market niyan. Wow! Ay, may matcha ice cream sila yun. Hindi pa tayo nakakain ng matcha ice cream. Feeling ko sa Sapporo na lang. Daming guys sa lubong. Ito yung mga gloves. Oh, 990 yen. Matcha and milk, 650 yen. Ayan, may mga Lego din ah. Okay, puntahan natin na sa bandang doon. Napunta tayo doon. Ayan ang inyong makikita dito. Ah, mga wallet! 12,100 yung wallet. Parang ang mahal. Parang mahal, no? Ah, so dito din ginagawa. Kumura naman ito. Ano to? Ang liit naman ng wallet na to. Alagyan na ba ito ng wallet? Liit naman. I mean, ng pera. Liit. So, mga gawaan to ng mga small stuff na pwede nyo magamit sa pang-araw-araw tulad ng bags, ng belts, ng wallet, ng backpack, ng shoulder bag, ng sling bag. So, yun lang. Wala naman ng ibang mga pwedeng mabili ito kundi sa mga yung mga pinakita ko lang sa inyo. Ah, hindi ko alam kung nakikita sa camera pero napaka cinematic ng kitang-kita yung Mount Fuji. So, ang ganda nito, oh. Diba? May pa-lake and may pa-pond dyan. Ito pala yung Fuji Apple. 500 yen. Ang laki ng strawberries, ha? Very big. Ito pala si ating ano dito, oh, seller. Hello po. Hello. Magkano 500 yen sa pera natin? Time is 3. At time is 4 ba? Parang mahal, no? Hindi. Ah, mura lang? Mm. Hindi kasi original siya. Oo, Fuji. Dito po kayo nakatira? No. Along the way. Ah, okay. So, sa YouTube po, pwede nyo ako i-follow. Tapos sa TikTok. Why not? Meron din ako. Follow kita. Ay, sige. Ivan Digusman po name ko. Guys, nagka-followan pa kami ni ate dito. Diba? Ayan. Taga saan po kayo sa Pilipinas? Ay, Pampanga. Ah, Nueva Ecija. Oh! Ano, sa YouTube po, ang pangalan ko naman, Ivan De Guzman. Oh, hindi ako masyado sa YouTube eh. Ah, okay, pero Tagalog din naman yung content ko doon. Anong content mo? Kaya ako nandito kasi nagka-travel ako. Iba-vlog ko para sa mga viewers ko. Oh. Pero meron din ako sa YouTube yung Sweet Cow Japan. Ano ba yun sa'yo? Ah, sige, so subscribe kita ate. Hindi ba, ano lang yun sa akin. Ano Ivan De Guzman po. Yan, ako yan. Yung nangunguna dyan sa mga main job. Yan. Mga travel-travel yan, pagka wala kang magawa ate, o pupunta ko nyari Hong Kong, Singapore, panoorin mo lang. Sige ate, pupunta na ako dun sa pick-up point ha. Ingat ka dito. Salamat. Na-meet natin si Ate Riza na nandito sa Fuji. Mura daw yung apple ng Fuji, sabi niya.
Kasi original naman nga naman talaga. Sabi ko, mahal ba 500? Mura na daw yun. Kasi Fuji Apple, di ba sa Pilipinas, pagka tumitingin tayo sa palengke, Fuji Apple ang tawag. Mga pala, dito ako mismo sa Fuji ngayon. Okay, pabalik na tayo sa ating bus. Papaalis na kami, then mayroon palang papadating ngayon. Iba-iba pala talaga ang mga schedule. Alam nyo, to be honest, maganda yung schedule namin. Kasi di ba kanina si Bianca, na-meet ko yung taga Tarlac. Ang punta nila after dun sa Misuwi Pagoda, saka pa lang sila mag-Oishi Park. Eh maganda yung punta namin, kami nauna dun sa Oishi Park. So wala pang katao-tao, di ba? Okay, if ever kung gusto niya same tour, click the link below. Ayan. So katabi lang ng parking yung Lawson and ayun yung Mount Fuji. Kaya lang hindi ano eh, yung pinuntahan natin ng Lawson, hindi siya yung famous Lawson. Nasikat sa social media, hindi. Mag-iba. Yun. Ikot tayo dito. Ano? Ah, mga mojito. Naghahanap ako ng drinks kasi wala na akong drinks. Ayan. Punong-puno yung ano nila dito. Yung mga stock ng Family Mart. Like, puno talaga guys. May Famichiki dito at sinasabi eh. So, itatry ko yung Famichiki susunod. Ay, tigan nyo oh. Ito yung famous na ano, na yung digan ng dipindot. Ayun pa yung iba, grabe, nag-enjoy. Natuwa ako dito sa ganito. Meron ganyan eh. Time na lang. Hindi na muna ako bibili, hindi naman ako nagugutom. Busog ako dahil sa kinain kong corn dog. Yan, Lawson sa Mount Fuji. Hello guys! So ngayon nandito na tayo sa ating last stop, which is ang fourth step kung tawagin. Actually, observation deck siya at ito yung itsura niya. Ayan! Wow! Yung itsura. Tignan nyo, may snow na dito. Super lamig kasi talaga. And sa bundok siya. Ay no, grabe. Akala ko pa naman sa Sapporo ko una makakita ng snow. But hindi yan counted. Kasi hindi naman siya yung talagang snow na nag-snowfall. Ito guys. Ito lang yung itsura nung mismong last stop natin. And parang, patrick ba tayo dun sa view? Sa viewpoint kasi ayan yung viewpoint. Pero sige na nga, itour ko na nga kayo. Parang kasi gusto ko na magpunta dun sa mismong snow. Ayan. Ayan. So ito yung viewpoint. Grabe, napakalamig dito. Yung kamay ko parang nanginginig na. Para bang nagbe-vape na ako dito? Para bang may usok na yung lumalabas sa akin? Diba? Ganda oh. Ganda, appreciate lang natin yung view. Ayan! Fourth step. 2,020 meters. Mount Fuji. Yung ngayon ang parang gusto ko umihi. Ay! Ipababa pala doon. Tingnan natin. Ayan, may CR dito. Ayan, may pa CR. Ano ba yan? Ba't sa ganitong paraan pa ako una nakakita ng snow? But. Bukas, mas makakita tayo na mas magandang ganyan kasi Sapporo na tayo bukas. Ayan. Look. Wow! Gusto kong hawakan. Gusto ko yung una kong hahawakan ang snow sa Sapporo. Talagang paninindigan ko yun. Ayan. Hello! Snow from Mount Fuji! At least, first kita ko dito. First hawak and first experience na snowfall, Sapporo. So guys, tapos na ang ating tour. So ibinalik na naman ulit tayo dito sa pickup location natin, which is dito sa Tokyo Station Bus Terminal. Yes, okay? So yun, so far nagandang to yung tour na to kasi puro viewing decks and puro sightseeing places lang yung pinuntahan. Ako kasi hindi ko prefer yung merong shopping outlet. So if ever kayo, kung preferred nyo yung ganun, magbibigay ako ng options sa inyo dyan sa description box. If ever, hanapin nyo na lang dyan kung ano yung mga magustuhan nyo. So ilalagay ko dyan yung mga options nyo. Okay, so yun, maraming salamat. Don't forget to click like, comment, and subscribe. Click na din notification bell sa tabi niya para lagi kayo updated every time may bago akong upload, okay? So guys, again, kung nagustuhan niyo yung tour na to, click the link below and use my code ORIGIN5 off para magkaroon ng 5% off discount, okay? So, yun lang. Thanks!